ng isang gym business kung naupa. So ito po ngayon. Gandang araw po. Ako po si ERP, the Gym Depot. So, meron naman po tayo isang mabilisang delivery. Kung natatandaan nyo, noong December, may pinost tayo na pinakamabilis na delivery natin. In 3 hours, 4 hours lang, pagkatapos magbahay ng kliyente, deliver na natin papuntang si Kihor. So, hindi ko alam kung tinetesting tayo ulit ni Sergio Lito. So, si Sergio Lito po yung client natin from si Kihor na umorder sa atin ng Super Rack with Crossover, kundi ako nagkakamali. So, sa loob lang ng 3-4 ng oras, nag-down payment, nagbayad na siya ng full payment, pinadala na natin sa ano, sa Pierre. So, hindi ko alam kung tinetesting niya, umorder ulit siya kanina. Kanina lang po, Monday po ngayon, January 31, umorder na naman si Sergio Lito ng si Kihor. So, hindi naman tayo mapapaya, within today, mati-deliver po tong gamit na to. So, umorder po siya ng additional na equipment. Yung Roman chair, twister, leg curl extension, saka yung hack squat with leg press combo natin. So, yun yung isa sa mga advantage na makukuha nyo sa Gym Depot. Hindi kayo mag-aantay ng matagal. As a matter of fact, itong order po ni Sergio Lito na to is within one day na tapos na, mai-deliver na to. So, si Sergio Lito is meron pong gym sa Sikihor. So, nagpapasalamat tayo at sa pagtitiwala sa atin ni Sergio Lito na Sikihor. So, kagaya ng mga previous videos natin, bibigyan naman tayo ng another gym business tips. Another gym business tip. So, ito is galing sa isang nag-comment sa YouTube channel natin na nag-a-ask ng, Sir, paano ba ang parang simple financial study para sa commercial gym na nagre-renta? Kasi yung part 1, part 2 nung gym business tip na binigay natin is sarili mo yung pwesto. So ngayon, gagawa tayo ng gym business tip. Paano naman kung umuupa ka, magkano yung pwede mong kitain sa gym business? So again, typical po to. So, case-to-case basis po to. So maaring iba yung presyuhan at kitaan sa Metro Manila at iba sa probinsya. So itong igagawa natin to is mas suitable po to sa probinsya, pero pwede rin naman sa Metro Manila kung depende doon sa upa na babayaran nila. Kasi kagaya ng sabi ko, yung upa kasi medyo fixed na expense yan buwan-buwan, at yan halos ang kakain ng kita mo. Kaya dapat makapaghanap ka ng pwesto na hindi ganoon ka laki yung upa. So, meron pa rin po tayo isang proof of completion. So, panoorin niyo po muna itong gym business tip na naupa. So, ito nga po. Gagawa po tayo ng simple computation para doon sa magkano yung posibleng kitain pag nagre-renta ka naman ng pwesto mo para sa gym business. So, kagaya nung napanood nyo nung mga nakaraan, gumawa tayo ng computation base naman kung ikaw ay uutang sa bangko at uhulugan mo ng monthly amortization. So, dito naman po, yung ginawa ating computation, paano naman kung ikaw ay nagre-renta, magkano yung pwede mong kitain. Okay. So, ginawa po natin computation, napaka simple lang po to, basic lang to. Actually, pwede pumaba, pwede tumaas. Depende po ito sa location nyo. Kasi syempre, alam nyo, iba yung sitwasyon sa Metro Manila, iba yung sitwasyon sa probinsya, iba yung sitwasyon na pag may kakompetensya ka, iba yung sitwasyon pag wala. So maraming mga factors ang kailangan i-consider. So, yung ginawa po natin ng computation is typical lang naman. So anyway, kagaya ng mga in-example natin mga nakaraan, so ang isisingin po natin sa gym is 40 pesos ulit. Okay? Yung 40 pesos po ito, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Ito yung daily session. Per session is 40 pesos. Tapos, base sa experience ko, kagaya sa package C, kaya mag-accommodate ito ng 40 katao sa loob ng isang araw or more. Kasi pagka sa gym naman, kasi hindi naman sabay-sabay dumarating yung tao eh. Sa umaga, madami. Sa tanghali, konti. Dadami naman sa hapon hanggang gabi. So, for computation purposes, 40 pesos per session and 40 katao sa isang araw. So, yung 40 pesos per session sa 40 katao, 1,600 pesos po ito sa isang araw. Okay? Times 30 siya, 48,000 pesos po siya. So,
ang net sales mo sa loob ng isang buwan is 48,000. Pero etong computation na to is doon lang natin kinuha sa per session, kasi isipin nyo, pwede rin tayong maglagay ng monthly at saka yung sinasabi ko na mga supplements, napakalaki po sa totoo lang. No, pwede kitain nyo sa mga supplements. So, doon sa mga nanonood, as high as 50% na pwede mo kitain sa supplements. Other than that, pwede ka magbenta ng tubig, ng Cobra, ng Sting, ng Gatorade, at iba pa. So, yun yung mga other sources of income sa gym. Pero pa yung ano, kung magtuturo ka rin sa mga nag-gym sa'yo, so pwede kang maningil ng pang-instructions, instructor's fee. So, malaki din po pwede kitain nun. Yung one-on-one instructor ang arkilahin nila. So, ito yung hindi ko na isinama. So, para hindi naman exaggerated, kasi baka naman masyado kayong overwhelmed. Malaki-laki pala nun pwede kitain sa gym. No? So, pag sabi sa experience ko talaga, posible po ito. So, anyway, 48,000 po ang pwede kitain isang buwan. Net sales is 48,000. Less mo yung monthly rental. Okay. Tinatanong ako ng mga tao, magkano ba yung typical o pwedeng pangrenta na expense? Ang sinasuggest ko talaga is between, sa ngayon mo, dati kasi up to 25,000 pesos yung sinasuggest ko. But ngayon, dahil sa sitwasyon, ang sinasuggest ko between 10 to 20,000 is enough na po na monthly rental expense. Okay. So for computation purposes, doon tayo sa gitna, sa 15,000. What if kung 15,000 yung monthly rental mo? So 48,000 yung monthly sales mo, net sales. That's 15,000, 33,000. Okay. Yung 3,000 i-allocate natin for sa electricity expense. Okay, sa utility expense. So, ang neto mo is 30,000. Yung 30,000 neto to, kung ikaw yung magbabantay ng gym. Okay? Kasi kagaya yung mga nakakausap ko, kaya talaga lumiliit yung kita mo sa gym, kasi paminsan, nag-hire ka pa ng ano eh, ng instructor. Tapos, pero kung first business mo to, highly suggested talaga, bantayan mo, ikaw magpalakan, kasi para alam mo yung ins and out. Kasi, hindi mo masabi. At least, alam mo yung pasikot-sikot ng business, hindi ka basta-basta maluloko nung magbabantay sa'yo. So just imagine, kung ikaw yung nagbabantay, or pamilya mo yung nagbabantay, let's say, OFW ka, nag-invest ka dito sa Pilipinas, nandun ka sa abroad, pamilya mo yung nag-asikaso. So 30,000 yung ano, yung posibleng kitain niya. Ito eh, ano to ha, nagre-renta ka pa sa commercial space or sa residential space. Just imagine, ganun kalaki yung pwedeng kitain mo. Tapos, yung investment mo sa gym, isang paksahan lang. Kung magkano mga gastos mo, let's say yung package sa C, 299,500 yung selectorized, yun na yun eh. Wala ka na halos idadagdag doon, hindi ang kagaya ng ng tindahan na araw-araw mamamalengi ka. So, basically yun na yun. So, yun yung mga pwedeng kitain mo sa gym business na muupa. So, makikita nyo, sarili mo yung pwesto, kaya naupa ka, pwede kumita, pero mas malaki kasi advantage kung sarili mo yung pwesto. Kaya nasabi ko, hindi naman kailangan commercial talaga yung space. Kung pwede yan sa residential, pupuntahan ka naman ng mga tao, lalo na kung nasa probinsya at wala kang kompetensya. No. So sana nagustuhan nyo yung simple na computation na ginawa ko. So bago ko tapusin to, i-remind ko lang kasi ayun na naman, may lumabas na naman sa Facebook group na may mga nagre-reklamo na naman dito sa isang fabricator na to. So, kaya ako nagagalit kasi, hindi dahil sa kakumpirensya ko siya, kaya ako nagagalit kasi naapektuhan yung business namin ng mga matitinong mga fabricator. So, sinasabi ko nga na, nandiyan na nga yung kompetensya ng imported, tapos sa local fabricator, may mga nanloloko pa. So, naulit ko po, may mga tao talaga hindi nakakagawa ng maganda sa business na to. So, mag-ingat po kayo talaga. Mag-ingat kayo talaga kasi hindi birong pera. Yung nakita kong post, yung isa, actually sa ano, nakita ko, sinare sa akin sa video na nireklamo nila tong fabricator na to sa isang TV program. Yung
isa, naloko ng 100,000, yung isa 100,000, isa 200,000. Tatlong tao yung nagreklamo. Isa 100, isa 100, isa 200. So 400,000 yun. Ilan pa lang to dun sa mga naloko ng fabricator na yon. So sinasabi ko sa inyo, hindi po biro talagang pera. Tapos may potensyal na maloko kayo. So ang advice ko po talaga sa inyo is, kailangan niyo magiging fabricator. At kagaya ko, hindi po ako maglalakas loob sa inyo na mag-video nito kung alam ko miniloko ko. Kasi sa liit na social media, madaling talaga kakalat yan. Madaling talaga sisiraan. So ito po yung ginagawa natin para iwas as a scam. Kung ngayon ko manonood sa channel ko, gusto ko i-share sa inyo na maski ako, noong 2008, naloko ako ng fabricator. Kaya ako napunta sa business na to kasi niloko ako ng fabricator ko. Si Joji ng Arpapa sa Santa Cruz, Manila or Caloocan. Niloko ako noon. Balita pera pero masakit yun kasi pinaghirapan ko yun at nagtiwala ako. So ngayon, pumasok ako sa fabrication business noong 2008 kasi pagkatapos niya ako lokohin, ako na yung gumawa ng sarili ko equipment na paganda naman. So since 2008 po, ang ginawa ko para alam niyo yun, yung mapanatag yung mga tao sa pag-i-invest sa gym business, hindi po ako kumukuha ng malaking halaga ng down payment. Okay, SOP sa fabrication is 50 to 75% down payment. Isipin mo, hindi biniro pera yun. Kung yung package is 300,000, 150,000 pesos yun o sakasakali. Pagkakatiwala mo sa isang tao na hindi mo kilala at nakita mo lang sa internet. Okay? So nakakatakot yun, 150,000 na yun. Pero dito sa Gym Depot, regardless kung ilang daan libo, kahit umabot ka pa ng 1,000,000, 20,000 pesos lang. 20,000 pesos, tama yung narinig nyo, hindi 200, kundi 20,000 pesos lang ang nire-require namin na down payment. So hindi masakit, hindi natatakot. Pero pa doon, so 20,000 na nga lang nga yung nire-require namin na down payment. May mga gawa na po kaming equipment dito. Gawa na siya. So pwede kang pumunta dito. Pwede kang mamili muna kasi hindi lang iisa eh. Pwede kang mamili ng equipment tapos i-testing mo. So hindi ka na mag-aantay. Yung mga packages namin, kaya ko i-deliver ng 3 to 5 days. 3 to 5 days. Sa at lalo ngayon, may mga stocks kami. Kung hindi ka matatakot, kasi bakit? Sa fabrication, it will take 1 month to 2 months bago matapos yung gamit nyo. Ang problema mo noon, sa ibang fabricator, nag-antay ka ng isang buwan, dalawang buwan, hindi mo pa alam kung ano ka lalabasan ng equipment mo. Kasi gagawin pa lang nila, alam mo ba kung makapal yan? Alam mo ba kung naka-full weld yan? Alam mo ba kung naka-powder coat yan? Sa akin kasi, pagpunta mo rito, i-check mo yung welding, i-check mo yung kapal mong bakal, check mo kung powder coated. Kung sa tingin mo, nagsisinungaling ako, makaka-backout ka. Hindi katulad ko sa ibang fabricator, pagpunta mo, nasaan yung gawa nyo? Nasaan yung ano? Wala akong magpakita. At lalo matakot ka, pagka nakita mo ang fabricator mo, walang sariling gym. Kasi malaking na yun, kaduda-duda. Una, hindi ba siya nagtitiwala sa sarili niyang gawa? Hindi ba kikita yung gym business niya? Pangalawa, ito yung nakakatakot na reason bakit wala. Kasi sa dami ng posibilidad ng niloko niya, hindi siya makapagtayo ng gym kasi hahatakin yun. Kasi ganun na nangyari kay Joji. Dati may gym si Joji sa Arpapa. Nawala yung gym niya kasi kada may maluloko siya, hinihila nang hinihila yung gamit. Kaya ngayon, hindi na nagtatayo ng gym si Joji. Kaya ganyan din yung iba. Hindi na sila nagtatayo kasi hihilahin yung gamit nila. So anyway, maaaring makapag-isipin. Ito pa. Magulat ka kung hindi ka naman nag-post sa FB nila o nagtatanong pero may nag-PPM sa'yo na nag-offer ng gym equipment. Yan. Diyan ka matakot kasi nakita nila na nag-comment ka. Pwedeng sa page ko, pwede sa YouTube ko or sa group. Pero hindi ka nila masagot doon na ma'am PM said, sir PM said. Kasi pag nakita ng mga tao na nag-comment yung fabricator na yun, wawarningan na kagad yung tao, ay may ginawang kalokohan yan. Kaya ang gagawin ngayon ni fabricator, naka-PM lang, naka-private message, walang makakaalam yung kay dalawa lang. Ikaw naman tiwala kasi pag tinignan mo yung page, maayos naman. So doon ka magtaka, bakit ka nakatanggap ng message nang hindi ka naman nag-inquire sa kanila? Phishing po ang tawag doon. Maraming gumagawa niya sa FB page ko tsaka sa YouTube ko. Ultimo yung anak ko nga eh. Pati yung tutor ng anak ko, may nag-PPM sa kanila kasi nag-like na
doon sa post ko, akala ngayon ni fabricator, nag-i-inquire, nag-offer ngayon. So, ganun ka dumi maglaro. Kasi nga, palibasa, hindi sila makapag-post. Dahil aatakihin sila, doon sila gumagawa. So, nag-PPM na lang sila. So, anyway, marami pa po sila pwedeng mag-isip na kalokohan. Pero ang sinasuggest ko lang po is maging mautak po kayo sa pera nyo dahil hindi birong pera ilalabas nyo. Si Sir Max Payne, ngayon ko lang nalaman na Raymond yung pangalan niya from Kidapawan, ang laking pera na wala sa kanya. Kay Sir AJ Sotelo, ang laki nung nawala ng pera. Kay Sir Alvin, laking nawalang pera. Ilan lang to ha, doon sa mga nasasabi ko sa inyo. And I hope manonood sila, Sir Alvin, Sir Raymond, Sir AJ, mag-comment po kayo. Huwag nyo na pagitin ko, ayaw nyo na pagitin ko, kasi alam ko may kaso na ngayon. Large scale staffa ang kinaso doon sa fabricator na yon. So, huwag nyo na pagitin mo rin pangalan na yon. At baka maka-apekto lang sa kaso na isinampan niya sa fabricator. Pero, doon sa mga nanonood, kung curious kayo kung sino yan, napakadali lang yan. Punta lang kayo sa mga FB page ng mga bodybuilder, gym equipment, makikita nyo, type nyo yung mga pangalan or mga scam, madali po makita. So anyway, bago nyo panoorin yung susunod na part, paalala lang po talaga, pagkaingatan nyo po yung pera nyo. Ako po si RP ng Gym Depot, maraming salamat po. So yun po, nakita nyo yung typical na explanation natin para sa isang gym business na naupa. So makikita nyo talagang medyo nakaka-apekto yung pag-upa doon sa kikitain ng gym. Pero kita nyo pa rin, kahit na umuupa, malaki pa rin yung possibility na kumita tayo, di ba? Tsaka ano, ang suggestion ko doon sa mga beginner na mag-i-invest sa gym business, baka mas practical po muna na umupa muna. Kung wala pa kayo sariling pwesto, ha? Kung wala pa kayo sariling pwesto, ang suggestion ko, umupa muna ho kayo bago kayo mag-venture doon sa unang gym business tip ko na instead na uupa ka, mangutang ka sa bangko para sa monthly amortization na lang ang babayaran mo instead of monthly rental. So, before doing that, I suggest mag-upa muna kayo. Bakit? Kasi at least, kung uupa kayo, magagamayin nyo yung ano eh, yung pagpapatakbo ng business. Tapos doon nyo marirealize na, oh, may natitira palang profit talaga sa gym business. At yung gastos ko sa upa, malaking bagay ito kung di na ako gumagastos ng upa. Okay, pwede yung mag-allocate pa rin ako nung kita ko, pero hindi na sa upa mapupunta, kundi sa monthly amortization. So malaking bagay kasi, kagaya na sabi ko, ang upa, kahit pumabot ka na isang daang taon na pagbabayad ng upa, hindi mapupunta sa iyo yung property. Unlike kung mangungutang ka sa banko, magbabayad ka monthly amortization, so 5, 10, 15, 20 years sa iyo na yung property, so double blade. So kumita ka sa equity, kumita ka dahil nagkaroon ka ng additional asset, nagkaroon ka ng property, and again, kumita ka pa rin sa gym business mo. So yun ang maganda dyan. So anyway, ito naman yung pangalawang proof of completion natin para kay Ma'am Angel Balon ng Zamboanga City. Kung di ako nagkakamali, parang Glorious Fitness Barracks yung pangalan ng gym nila sa Zamboanga City. And again, kagaya ni Sir Julito, si Ma'am Angel po is paulit-ulit na po na kliyente natin. Kung di ako nagkakamali, way back 2018 or 2019, pumunta pa sila Ma'am Angel tsaka si Sir dito sa Cavite City para tignan personally yung mga gamit natin. At since 2018 or 19, paulit-ulit po na nagdagdag sila Ma'am Angel ng mga gamit nila kasi kagaya no mga ipapaliwanag ko sa inyo, profitable kasi ang gym business. So ito, nagdagdag sila ng mga gamit. Coming naman from doon sa ano, doon sa kinita na nung gym nyo, sinasabi ko eh. Kung limited yung budget mo, walang problema, hindi nakakahiya yun. Magsimula ka lang maliit. Kung ikaw masinop sa pera, ipunin mo lang yung kinikita nung gym mo, pwede ka ulit mag-purchase. Ang maganda niyan, yung initial na investment mo, yun na yung gumastos para sa susunod na puhunan, para sa ibang mga gym equipment. So, paikot lang. So, isipin mo, nakapag-order pa uli sila ng panibagong mga equipment mula doon sa operation ng gym nila. So, ito yung additional order ni Ma'am Angel. So, lat pull down, withdrawing. So, pwede ka mag-lat pull down at saka rowing. Excuse me.
Fake loading po yung order nila, pero alam ni Ma'am Angel yan, anytime, pwede po itong i-upgrade sa selectorized plates, anytime. Tapos, more gradients sila ng hammer shoulder press. So, ang maganda kasi sa hammer shoulder press, isolateral to. Pag, hindi kagaya nung sabi ko na pag nagbabarbell ka, dalawang kamay ang gumagana sa'yo, tapos, yung malakas na kamay mo, kinocompensate niya yung kakulangan ng mahinang muscle mo, yung mahinang kamay. So, mangyayari niyan, yung kanang muscle mo mas nagde-develop kasi pag hindi na kaya ng kaliwa, pinipilit ng kanan mo na humabol. Unlike to, isolateral siya, tag-iisang kamay. So, mapipilitan sumunod yung kaliwa mo, yung mahina sa malakas mo. So, mas maganda po na ma-develop yung muscle mo nito. Pero parang, kasi pag sa shoulder press, una, kailangan mo ng ano? Kailangan mo ng spotter. Kasi pag di mo na kaya, kailangan magtira ka ng strength eh, para maibalik. Samantalang ito, ang last movement mo po rito is pababa. So, hindi mo kailangan magtira ng energy or hindi mo kailangan ng spotter para maibalik yung barbell sa rack. So, ito, very, very safe. Very safe para sa mga beginner, very safe para sa mga advanced na mga nagbubuhat. So, nagpadagdag din po siya ng barbell rack para hindi makalat. Hammer rowing. Isolateral din po yung hammer rowing natin. Nakabalot na to para kaya nakita nyo, balot na balot to. Pati kay Sir Junito mamaya, pag kinalas na po yan, babalutin niya para sa pier, para di pag-isgas. So, hammer isolateral po, 16,000 to. Tapos ito, actually ito yung mas krusinada nila Sir, nung una-una sila pumunta dito. Yung seated chest press natin with high rope. So, makikita nyo, isolateral din po siya. So, ito, seated chest press siya sa unahan. Tapos, sa likod, may function pa rin siya na high row. So, dalawa po yung exercises na magagawa na ito. So, makita mo, although medyo bulky siya, dalawang exercises, dalawang muscle group yung tatamaan niya. Isang chest at saka sa back. So, makikita nyo, yung dalawang proof of completion natin for today is patunay na ang mga kliyente natin is nagtitiwala sa atin kahit na naka-order na sila sa atin from the past. So, ulit-ulit, yun po ang proud ako na sabihin na pinagkakatiwalaan pa rin tayo. Kasi sabi ko nga, si Ma'am Angel, alam niya, Ma'am Angel yan, hindi natatapos yung conversation natin, hindi natatapos yung communication natin doon sa pag-deliver ko sa'yo. Kay Attorney Roland, shoutout ulit kay Attorney Roland, isipin mo, si Attorney Roland, umorder ni isang best, umuulit pa ulit, pero continuous yung relationship natin doon sa mga kliyente. Kasi sa totoo lang, kinalakihan ko, mula na nagsimula kami ng Gym Depot, yung mga kliyente, nagiging kaibigan na natin. So, yun yung magandang rapport na na-develop natin sa Gym Depot. So, nagpapasalamat talaga ako sa mga taong patuloy na nagtitiwala at sa mga taong patuloy na sumusubaybay sa mga videos natin at na-inspire natin sila na magsimula na kanilang sa gym business. So, huwag po kayong magsawa. Sumuporta, panoorin nyo lang po yung mga videos natin. And hopefully, balang araw, matupad nyo yung pangarap nyo na magkaroon ng sarili nyong gym business. Ako po ulit si RP ng Gym Depot. Maraming salamat po.